chikahan at intrigahan na may kasamang fun dahil sina Dazzery, Valine at Kokoy haharap na sa trip to the hot seat. Ako, eto na. Madali lang naman yan. Typical, lalo lang naman to, parang trip to Jerusalem pero with a twist. Okay, so simulan na kagad natin to. Music, please! Ayan, ayan. Ikot-ikot na kayo. Ayan, ayan, oh. Ayan. So, ikaw na ang sasabak. Umupo ka na dito sa ating hot seat. Grabe yung haba ko dito. Oo. Dito lang naman yan. May tatanong lang naman kaming question. Tapos, sasagot lang naman kayo. Pagkatapos ng pag sumagot ka na, tatanungin namin yung mga dito, yung mga tao dyan, sa mga gilid-gilid dyan, kung kayo ba ay naniniwala sa sagot ng tao na nakaupo dito, or hindi kayo naniniwala, or wala kayong masyado opinion. Yun lang naman yun. So, ready ka na ba? Yeah? Are you ready? Yeah. I'm... yeah. I'm yeah. Alright! Ito na ang hot seat question mo! Wow! Das! Close tayo eh. Kung papipiliin ka, saan mo mas gustong magstay? Sa Pilipinas or sa Korea? Wow. Sa Pinas. Bakit? Mahal ko po ang Pilipinas. Ano? Pero bakit nga? Actually, kasi po, mas gusto ko yung vibes dito kasi mga tao, kasi super positive. Sa Korea kasi, marami talaga nag-work and they compete always, every day. So parang mas nare-relax ako dito. Sa ugali ko, mas okay ako dito. Kumbaga, and I thank you. Yung kumbaga parang you work hard, you also play hard. Yes, feeling yun din po. And nakaka-relax talaga po dito. And nakakatawa din yung mga tao, positive, gano'n. So, Kamsahamida! Okay. Ang ngayon, tanungin natin yung mga friends niya. Kayo ba sang-ayon sa kasagutan ni Das? Ako, totoo yung sinabi niya. Totoo! Oh my God! So, nag-agree ako kasi minsan nakakalimutan ko na Koreana siya. As in, yung Tagalog ko dire-diretso, as in, walang stopping. Tapos siya naman oo ng oo. Tapos pag tinanong ko siya, naintindihan mo, okay. Yun lang pala, pero dire-diretso kami pag nagkwentuhan. Tsaka parang dito siya nag-grow talaga as her ano dancing career, in her dancing career. Mamaya libre mo ako dinner. Ako naman, Kokoy, naniniwala ka sa kanya. Ako po, naniniwala ako kay Val. Kasi best friend sila eh. So alam niya lahat. So dahil naniniwala siya, at naniniwala ka kay Val, so, makes sense. Okay. Thank you very much. Thank you. So, safe na ngayon si Das. Magtanggal na tayo ng one stool. Yeah, okay. Music, please! Nako, sino kaya? Ano yan? Mas malaki buwet ko! Box out to, halika na. O sige, maupo ka na dito, Kokoy. Ayoko makipagtara sa mga babae, laging tama yan mga yan. Ito. Sandali, may problema ka ba? Kami laging mali. May problema ka ba doon? Yung sabi po na lang ngayon. Wala ko siya. Ay, ito na nga ang tanong ko. Ito na ang hot seat question mo! Totoo bang naapektuhan noon si Royce Cabrera sa intimate scene ninyo sa isang pelikula? Yes po. Yes. It's a yes. Oh wait, sandali lang. Pelikula to na-air na. Matagal na. Pre-pandemic po. Pre-pandemic. Paano mo alam naapektuhan siya? Kinento niya po sa akin. Mga ilang araw din kami nag-usap about doon. Tapos sabi ko, bro, ako din bro eh. Na-affect ka din? Hindi kasi manok, kumbaga po parang since yung kwento nung pelikula, true to life siya. So kami, parang siguro in character. Tapos yung director namin po, si Direk Edong, sumalangit na. Talagang ginaguide kami siguro, parang na-feel namin kami yon. Pwede naman.
naman. Pwede naman. Yeah. Okay. So, tunahin natin kayo mga girls. Ang sagot niya is... Oo, na-affect si Royce Cabrera. Ah, okay. Ito. Yeah. Madaling, oh. Yeah. Okay. Nice. Oo, hindi naman niya kasi dininay eh. Yeah. Oo. And then, tsaka kasi as actors, parang feeling ko, kailangan mo din talaga i-submerge yung sarili mo. To help you then for the scene, di ba? Yes. At saka especially siguro when also if you use real emotions, whatever that is, di ba? Kung whatever, kung ano man siya, di ba? Mas mapapaganda lang din yung ginagawa niyong pelikula. Okay! Diyos ko, nakakalo. Thank you po.